Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santa Clara ng Assisi, isang dalaga. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat, Aba, bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan, ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy.
At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikan, gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. At wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gawa'y tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y mahahayag na sanilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parangkawan. Si Moises at Aaron, iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito.
Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna nating good morning. At bigyan natin ng mainit na pasasalamat at papuri ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Napakasalamat po, Panginoon. Alam ko mainit na mainit po. Nahihirapan na naman tayo. Pero salamat dahil alam natin na ang pinagdaanan natin sa mga bagyong ito ay hindi biro. Kahapon, ang Quiapo ay naghatid na po tayo ng tulong sa Bukawe, sa Pampanga ulit. Marami pa rin sa kanila ang lubog sa tubig. Kaya salamat sa Diyos, mainit. Pero tuloy-tuloy ang pagdarasal at pagtulong natin kung kakayanin at hanggat maaari sa mga kapatid nating biktima. Ngayon ay Biyernes, araw ng debosyon sa ating pong Jesus Nazareno. Pero, 11 ng Agosto ngayon, katulad ng nabanggit ko na po kanina, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang banal na babae, Santa. Mukhang kilalang-kilala naman po natin ito. Nung tayo ay nag-aaral nung bata, kinakanta-kanta pa natin ito. Na para sa mga humihingi ng tulong, lalo na ang magkaanak, ngayon ay kapistahan ni Santa Clara ng Assisi. Piyesta doon sa May Katipunan. Siguro po maraming may alam doon. Ako po ay lumaki, kaming magkakapatid na dumadaan lagi. Nakalibing po yung aking unang tatay sa Loyola Marikina, kaya dumadaan kami lagi doon. Lalo na pang mag-e-exam na, dumadaan lagi, nagpapabasbas ng lapis, ng ballpen, yung mga humihingi ng special na intensyon, nagdadala ng itlog. Lalo na kapag gustong wag sanang umulan. Piyesta ng mga madre na kung tawagin natin ay Poor Clares. Si Santa Clara ang nagtatag ng kongregasyon na ito ng mga kababaihang tinatawag na Poor Clares. Si Santa Clara ay isa sa mga unang kaibigan at alagad ni San Francisco ng Assisi. Nakagaya ni San Francisco, tumalikod din siya sa luho at kayamanan ng mundo para sa poong Jesus Nazareno. Hindi lang nila pinag-aralan, hindi kagaya ngayon. Si San Francisco, si Santa Clara ng Assisi, hindi lang nila pinag-aralan, pinagmasdan, at kinaawaan ng mahihirap, kundi literal nilang parehong pinasok ang buhay ng mahihirap. Sa pamamagitan ng pagpili nila na yakapin ang mabuhay ng mahirap. Mahirap ayon sa sukatan ng mundo. Kung paano, kung si San Francisco, hinupad niya, literal, ang kanyang mamahaling damit, kung napanood niyo sa pelikula. Hinupad ni San Francisco sa harapan ng hari, ng mga tao, ang kanyang mamahaling damit. Bilang tanda ng pagtalikod sa kayamanan ng mundo, anong ginawa ni Santa Clara? Naku, makaka-relate ang mga kababaihan dito.
Si Santa Clara ho ay napakagandang dalaga noon. Alam niyo kung anong ginawa niya? Ginupit niya ang kanyang tila, gininto ang magandang buhok. Ang mga kababaihan, yan ang inyong pinakaingat-ingatan. Pero bilang tanda ng pagtalikod at pagsuko sa kayamanan ng mundo para kay Kristo, ginupit ni Santa Clara ang kanyang maganda at gininto ang buhok upang talikuran ang yaman ng mundo at sumunod sa kabutihan ni Kristo. Kaya pa ba natin? Magagawa pa ba natin? Hindi lang yung buhok. Yung anumang kayamanang meron ka. Kasikatan, katalinuhan, kapangyarihan, meron ka. Kaya mong iwan para kay Kristo. Kahapon ho sa ating iThursday feeding program, kahapon ng umaga, umabot na tayo sa 379 na mga kapatid nating nakatira sa lansangan ang ating napakain. Bakit natin kasama kayo doon? Galing sa mga tinutulong at binibigay ninyo ang ating mga napapakain sa kanila. Palakpakan din po natin ang bawat isa, lahat ng mga nagbibigay at tumutulong sa iba't ibang programa, lalo na ng ating feeding program. 379 silang pinagsilbihan, pinakain ng ating mga sponsors na volunteers pa. Ito pong ilang sponsor natin, hindi lang nagdadala, nagbibigay ng ipapakain, sila rin ang nagpakain. Ito yung mga kapatid nating tila kinalimutan muna, ang medyo mas maginhawa, nakakaluwag-luwag at nakakataas na buhay para maghugas ng kamay at maglinis ng pinagkainan ng mga kapatid nating nakatira lang sa lansangan. Saktong-sakto ito sa ebanghelyo natin ngayong Biyernes. Saktong-sakto sa sinasabi ni Kristo at pinapaalala ni Kristo sa atin ngayong Biyernes. Una, dapat maliwanag sa ating lahat na kaya ka nagsisimba, kaya ka nagsiserve sa simbahan, una, dahil gusto mong sumunod sa halimbawa ng buhay at misyon ni Kristo. Hindi lang tayo nagsisimba at nagsiserve dahil may hinihingi lang tayo, dahil nakikiusap lang tayo, dapat maliwanag yan. Hindi lang akong pari, hindi lang kayo, lahat tayo. Kaya tayo lumalapit sa Diyos at nagsisimba dahil gusto nating sumunod sa Kanya. Hindi ikaw ang mag-uutos, susunod ka. Hindi ikaw ang masusunod, maglilingkod ka, kaya ka nasa simbahan. At sa pagsunod sa Diyos, ano ang sabi ni Kristo? Sa pagsunod sa Diyos, kailangan ihanda mo ang sarili mo. Turuan mo ang sarili mong maging pangalawa. Hindi laging una at bida-bida. At minsan, may mga pagkakataon pang kailangan mong kalimutan, kainin mo yung pride mo. Kailangan mong kalimutan ang karangalan, ang pangalan at kapangyarihan mo sa mundo sa ngalan ng mas makakristyanong pag-iisip at pag-uugali. Kaya dumating man po yung mga pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, na makalimot tayo at unti-unti tayong pasamain, makinig po kayo. Dumating man ang pagkakataon na makalimot at unti-unti tayong pasamain ng mga pansamantalang kapangyarihan, kasikatan lang sa mundo, tandaan natin pare-pareho ang sinasabi ng aklat ng Deuteronomio sa unang pagbasa. Kung paano niya pinagdiinan, pinagsiksikan sa kanilang puso at isipan sa mga Israelita ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanila. Kung paanong higit
at laging dakila at makapangyarihan ng Diyos kaysa anumang bagay at sinumang tao sa mundo. Mahirap pa rin ba para sa iyong tanggapin na isang araw, pag namatay tayo, hindi sa naipon mong parangal at palakpak ng mga tao ka maliligtas, kundi sa gantimpala at pagpapala ng Diyos na sinundan at pinaglingkuran mo. Ulitin ko po, mahirap pa rin ba para sa iyo na tanggapin na pag namatay tayo, hindi ang parangal at palakpak ng mga tao ang magliligtas sa iyo, kundi ang parangal at gantimpala ng Diyos na sinundan at pinaglingkuran mo? Alam niyo po, kapag dumadating itong ating mga alagang sa feeding program natin, kuminsan ho talaga, ako po ay nagugulat at nahihirapan pag dumarating sila dahil sa mga daladala at hila-hila nilang mga gamit nila. Alalaking bag, plastic, may stroller yan. Kala mo laging babiyahe. Binibiro ko, sana naman ang punta mong probinsya. Ang lalaki ng dala nila. Minsan, yung isang babae, tinanong ko, ang liit-liit niya, payat na, ang laki ng plastic bag niya, hirap na hirap maglakad. Sabi ko, ano ba naman kasi yan dala mo? Pwede mo namang iwan muna. Sabi niya, hindi pwede, Father. Importante yan. Mga Biblia yan. Nagtawanan yung mga kasama. Ako naman, napangiti rin. Tinignan ko yung plastic. Ay, oo nga. Mga Biblia. Iba-iba nga lang Biblia. Sabi niya, bigay yan sa akin. Importante yan. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, ngayong Biyernes na ito, sa tulong ni Santa Clara, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Lalo na kapag nahihirapan tayong gawin. Humingi tayo ng tulong sa Diyos, hindi lang kung paano ka magkakaroon din ng kung anong merong bagay ang iba, kundi ang magawa mo rin sanang talikuran at iwan ang lahat ng bagay para sa Kanya. Una, huwag mong aalisin sa mga iniisip, binabalak at hinahangad mo ang sumunod sa Diyos. Pangalawa, huwag na huwag mong panghihinayangan, pagdududahan kapag nagagawa mo nang unahin ang Diyos nang higit sa anuman, nang higit sa kanino man. At panghuli, katulad ng paggaya ni Santa Clara sa ginawa ni San Francisco'ng pagtalikod sa kayamanan ng mundo para kay Kristo, huwag kang manghinaya at huwag kang mahiyang gawin din para sa ikaliligtas ng buhay mo at ikabubuti ng ibang tao. Huwag kang matakot at madamot. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Iwan, talikuran ng kayamanan ng mundo. Alang-alang sa Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasan natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang ating pong itutugon, makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo.
Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumatanggap ng bigat na tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsible, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng opresyon naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa po nating personal na kahilingan at pangangailangan, gayon din ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal din natin. Patuloy nating ipagdasal ang mga kababayan nating biktima ng mga kalamidad at bagyong nagdaan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit, ang mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang mga walang maayos na makain, tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, tanggapin mo po ang mga panalangin ng naglalakbay mong bayan na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatin na may isa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kalbog ko ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, makapakinabang nawa kami sa idinulot na bunga ng aming paghahain, upang katulad ng huwaran naming si Santa Clara, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay, ay umunlad nawa sa paggamit ng buhay mong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo, upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo.
Ngayon, sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon, dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hawa, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo rin sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Santa Clara ng Assisi, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na kaya mo pa rin gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. At kaalinsabay nito ay ang kapistahan ng Nuestro Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali at ika-5 ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang paghalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos at paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ng Pasukan. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawat dugo na aming tinanggap, huwag mo pong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kay Santa Clara, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simbahan po ng Quiapo ay araw-araw nagpapasalamat at nag-aalay ng dasal para sa inyo pong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong mga pinansyal na tulong, pinapadala man po yan online o dito, ay doon po sa ating Parish Finance Office, may papadala, may bibigay para mabigyan po kayo ng tamang pagtanggap din. Yan po ay ginagamit natin hindi lamang sa mga gawain dito sa loob ng simbahan, kundi sa mga estudyanteng tinutulungan natin, mga may sakit, pag may namamatayan po, at iba pang pangangailangan ng mga kapatid natin. Yung pong mga in-kind donations, hindi po yan kay Padranz, kundi sa simbahan, doon po sa ating Benedict Building, nandun po ang ating social service at relief offices. Yung mga bigas, delata noodles, kape, sabon at malinis na tubig. Yan po ay ating ibinibigay, lalong-lalo na kapag may mga sakuna, kalamidad. Bukas po magdadala rin tayo sa Rizal, sa Talim. Ipagdasal niyo po ang aming ligtas na paglalakbay din. At magbibigay pa ho tayo, hindi lang kapag may kalamidad. Kahit hindi kayo nakakasama, galing sa inyo pong kabutihan yan. Ang kabutihan, ang tunay ninyong kayamanan. Salamat dahil sa kabila ng inyong sariling pangangailangan, pinipili niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila
ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno,